Good evening mga kasicho, welcome muli sa aking channel sa Antonio Adventure Attack and Survival. Sa gabing ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa isang nakakatakot at tunay na pangyayari sa isang tao na nagngangalang si Duni. Kaya ngayon, samahan nyo na ako at tayo ay umatak na. Ayon kay Duni, yung taong nagkwento sa akin dito, siya ay isang impalsamador. Ang naging buhay niya at hanap buhay niya ay itong ang isang pagiging imbalsamador. At kung wala naman siyang iniimbalsamo, siya naman ay construction worker. Marami siyang skill sa pag-construction. So ayon sa kwento ni Duni, nung una daw, siya ay natatakot mag-imbalsamo ng taong namatay. Pero nang nagtagal na, ay parang normal na lang sa kanya ang kanyang ginagawa. So sa paglipas ng mga panahon sa ganyang pag-imbalsamo niya, ay maraming mga katanungan daw sa kanyang isip. Kung ano nga, kung saan napupunta ang kaluluwa ng tao, kung namatay na, at marami siyang katanungan na parang nagpapalito sa kanyang isipan. Kaya dito na nag-umpisa ang mga kababalaghan sa buhay ng isang impalsamador na si Duni. Ayon kay Duni, yung kanilang pinagtatrabahuhan na punerarya, kung walang serbisyo, minsan ay sarado. So yung tapat daw nilang kapitbahay, madalas nakakakita ng mga tao doon sa may parang balcony, kasi may parang second floor yung kanilang funeral parlor, ay may bubong doon na pwede ka namang pumunta. So ayon sa mga kapitbahay, ay madalas daw nilang nakikita na may tatlong tao na doon sa may bubong. So hindi naman nila pinapansin, at ang isip nila ay baka mga yung trabahador nga doon sa funeral parlor na yan. So pag dumating si Duni sa umaga, dahil kapitbahay nga ang katapat ng kanilang funeraria, ay pag bumibili siya ng sigarilyo ay tinatanong daw siya, "Duni, sino yung mga bisita nyo nung gabi? Lagi kami may nakikitang tatlong tao dyan sa may bubong na parang nag-uusap, pero hindi naman namin maintindihan ang pag-uusap, kasi nga, yun nga, madalas sabihin ng mga kapitbahay na lagi silang may nakikitang tatlong tao. Yun ay tuwing mga pahating kami, let's say mga alas 11 ng gabi, o 11:30 o sometimes 12. So yung mga kapitbahay nagsasara na, pero pag napapadungaw sila, nakikita nila yung tatlong tao na nandun sa may bubong. Minsan ay nakatayo daw, minsan ay nakaupo. So dahil sa tinanong nga nila si Duni kung sino yung mga taong nakikita nila sa gabi doon sa may bubong ng funeral parlor, ang sabi lang daw ni Duni, "Ay nako, huwag yung intindihin po ang mga yan. Yan po ay mga bisita namin." So nagtataka daw yung ano, yung kapitbahay, anong ibig yung sabihin? Eh maghahating gabi na, may bisita pa kayo? Tapos nandoon sa bubong, tapos sarado naman doon sa ibaba. Sabi, "Eh yun nga mga bisita namin sa ating gabi." Kaya daw yung mga kapitbahay ay natakot. At ang alam nila, yung tatlong tao na madalas nilang makita doon ay mga multo. So ang ginawa ng mga tao, pag napapansin nila na may ganun, ay hindi na raw sila sumisilip. At sila ay natatakot na. Kaya si Duni ay natatawa lamang. Kanya, huwag yung pansinin yun, huwag yung intindihin. Yun ang mga pangyayari doon sa punerarya ni na Duni. At isa pang pangyayari daw, ayon sa kwento ni Duni,
isa sa mga kasamahan niyang embalsamador ay nakakita raw ng matanda sa kusina nila. Mantalang yung kanilang funeral parlor ay walang fire exit sa likod. Ibig sabihin, ang daan ay sa harapan lang at doon ka rin lalabas. Yung likod ng kanilang building ay sarado. So isang gabi daw, wala naman silang serbisyo, yung kanyang kasamahan ay naiwan doon sa parlor, doon sa funeral parlor nga. Si Doni ay bumili ng kanilang pagkain. Pagtingin daw nung kanyang kasama, nakakita raw ng matandang babae doon sa may kusina. Nakatingin daw yung matanda at ang sama raw ng tingin doon sa kanyang kasama. So, hindi naman niya nilapitan, basta tiningnan lang niya. Dahil medyo nag-aalas yung bakit nagkaroon ng matanda. Iniisip daw naman nung kaibigan ni Dune ay baka daw yung lola o tiyahin. Pero iniisip niya alas 9 ng gabi, ba't may matandang dadalaw doon. So pagbalik daw ni Dune, sinabi nga niya na Dune, may matanda doon sa kusina. Kano-ano mo ba yun? Lola mo ba yun o tiyahin mo? Ang sagot daw ni Dune, anong lola, anong tiyahin? Eh wala naman akong dalaw ngayon at saka hating gabi na, mag-aalas 10 na. Sino ba bang dadalaw dito sa, ha, ganun pa? So tinignan daw uli, ay wala na yung matanda. Pero nagtataka sila dahil wala ngang exit sa likod ng building, sa harap lang. Eh, so kung lumabas yung matanda, ay dadaan lang yun sa kanilang harapan. Ayan, nung nervyos daw nung isang embalsamador. Sila, malalakas ang mga loob nila kapag sila may service sa taong namatay. Pero, kahit pala sila yung mga embalsamador, sila'y natatakot din sa mga multo at kababalaghan na nangyayari sa kanilang punerarya. At ito pa, dahil sa matagal na nga siyang nagsiservice doon sa punerarya na yon, ay dumating din sa pagkakataon na siya ay natakot na rin. At sa madalit salita, siya ay nag-resign na bilang isang embalsamador. At siya ay bumalik na lang uli sa pagkukonstruksyon. Sa dahilan na tuwi daw siya magseservisyo sa isang taong namatay, mag-iimbalsamador. Ang kanilang bahay kasi ay medyo malayo ng konti sa sentro ng bayan, doon sa town proper. Medyo palinang, tapos pululusong sa sambangin ang bahay nila, ay medyo magubat ang dadaanan dahil nakatira sila sa tabi ng ilog. Maganda doon pagka panahon ng tag-ulan, maganda doon sa kanilang lugar. Pero ang kinatatakot ni Dune ay tuwing magserbisyo daw siya sa taong namatay, ibig sabihin nag-imbalsamo, tuwing umuuwi siya sa gabi ay kung ano-ano ang kanyang nakakasalubong at kung ano-ano ang kanyang nakikita. Ang nakita daw niya nung siya'y pababa doon sa bangin, may babae raw na nakaputi, na ubod ng haba ng buhok, na nakatingin sa kanya. Pero pagtingin daw ni Dune, bakit ang babaeng ito ay nandito tapos walang tsinelas? Kaya ang ginawa daw niya, tumungo na lang siya at dire-diretsyong naglakad. At hindi pa yun, marami pa raw siyang kababalaghan na nakikita. At isa sa mga kababalaghan daw na nakita ni Dune ay taong malaki ang tainga na ang sama ng tingin sa kanya. At yung tao ay walang damit. Nakakakita raw siya ng maligno. Nakakakita raw siya ng multo.
At minsan daw ay may malaking tao, tatlo, nakaabang daw doon sa kanyang dadaanan. Ay dahil sa gabi na ngayon, ay hindi daw siya nakauwi sa kanilang bahay, pero ang layo ng bahay nila sa kinatatayuan ng tatlong multo na nakita niya ay siguro yung mga 100 meters na lang at bahay na nila. So ang ginawa daw niya ay siya'y bumalik at umuwi na lang sa bayan at nagpabukas na. So may pagkakataon din daw na pag siya'y nagserbisyo ng taong namatay, naging balsamo, tuwing uuwi daw siya, misa naman ang nakita raw niya ay mga bata naman daw naglalakad. Ang dami. Sabi niya, paano magkakaroon ng mga bata dito? Unang-una, linang yun. Tapos gabi na. Tapos tabi pa ng ilog. Tapos may mga batang parang naglalaro doon sa may tabi ng ilog sa may batuhan. At gabing-gabi. Nangyayari naman yun, kaya nakikita niya, ay tuwing maliwanag daw ang buwan. Kasi kung hindi maliwanag ang buwan, ay ubod ng dilim, wala kang makikita. So kung maliwanag ang buwan, yun, saka siya nakakakita ng kung ano-ano. Nakakita na raw daw siya ng tikbalang, kasi ayon sa kanya, matangkad na tao, malago ang balahibo, at humihingasing daw. Yung parang humihingasing na tunog ng kabayo. Ay talaga daw naman siyang nung una, kaya niyang labanan ng takot niya. Pero tumagal ang mga buwan, araw, tuwing ganun, ay hindi na raw niya kinakaya. At siya daw ay nag-isip ng mag-retire na sa pagiging imbalsamador. Kaya nung tinanong ng kapatid ko na si Gulayan kung bakit nag-retire na siya, actually ako ang nagtanong, kumusta nga pala si Doni? Nagtatrabaho pa rin ba dun siya sa funeraria? Ang sagot ng aking kapatid na si Gulay ay hindi na. Kasi tuwing mag-iimbalsamo daw siya at uuwi sa kanilang bahay kung inaabot na ng gabi, ay kung ano-ano ang mga kababalaghan na nakikita niya. Misa na hindi daw niya maipaliwanag kung ano yung hitsura ng kanyang nakita. Basta tuwing maglalakad siya pauwi, hinaharangan siya ng mga kung ano-anong inkanto, maligno, multo at kung ano pa. Isipin nyo na lang, kung kayo maglalakad sa isang lana o yung pathway na sinasabi, tapos bubatan, maliwanag ang buwan, umiihip yung hangin, may makakasalubong kang mga bata na nagtatawa na tapos pag palapit ka, magtatakbuhan palayo. Makakasalubong ka ng babae na walang tsinelas, mahaba ang buhok, ay wala na may ibang taong nakatira dun, kundi sila lamang. Yan ang mga nakikita niya. At ang pinakatakot daw niyang nakita, yung malaki ang tainga na taong hubot-hubad. Eh dahil parang siluwit lang yung nakita niya, ay hindi raw niya kinaya. Kaya siya bumalik. Kaya buhat noon ay siya daw ay nag-retire at bumalik na lang siya bilang isang construction worker at tahimik pa raw ang kanyang buhay sa mga inkanto, maligno at kababalaghan. Kaya kayo, mag-ingat kayo at baka mamaya may inkanto, maligno rin sa inyong lalakaran. Kaya mga kasityo ko, hanggang sa muli, sana nagustuhan nyo ang aking kwentong buhay ng imbalsamador. Mag-ingat sa multo, sa inkanto, at maligno. Bye-bye!